'Di ba totoo naman? Words are very powerful. May mga bagay na kapag nasabi mo na, hindi mo na mababawi pa. Pwedeng makasakit ka, o pwede ka mapagpasaya ng tao. What's up mga tropa? Welcome back to another video. Kumusta pa kayo lahat? At bago ko lang gusto magpasalamat kay Tess ng Taste and Seat by Tessia sa pagpapadala po ng packs. No? So, konting story time lang mga katropa. Kasi last Friday, message niya ako sa messenger and then nagbigay siya ng video link. Then sabi niya sa akin, tapusin ko rin hanggang sa pinakadulo ng video. Then, magsabi ako kung ano yung magandang nakita ko sa video niyo. So, I thought na nagpapacheck lang siya or gusto lang niyang makakuha ng insights ko kung ano yung masasabi ko sa video na yun. And then, sa dulo ng video, doon ko lang na-notice na yun pala ay video pa sa kanya pag-ibaw. Kung hindi ko na-expect na nanahalo ko. And then, last Wednesday or Thursday, binesage niya ako sa messenger. Then, tinanong niya ako kung saan daw niya ipapadala yung napalaro lang ko. So, I decided na sa office na ipadala. Kaya, kanina pong hapon, pagbalik ko galing lunch, yung isa sa mga kasama ko sa office, sinabi niya sa akin, "Hello sir, meron po kayong package na guys with easy." Then, nga, so nakita ko nga ito, galing pa to sa Gaet Camarines Norte. Ang layo, diba? And again, Tess, maraming salamat dito. Hindi ko tagay na-expect ko, promise. At, napag-usapan din namin sa last namin na conversation sa messenger na kung kaya ko ito imukbang. Sabi ko na lang nagagawa ko ng isang video na pag-uusapan yon habang tinitigman itong pinadalit niya. Kaya buksan na natin mga katropa. Nung walang chat namin, nasa Boracay pa siya nun. Tapos, pangalawa, nung nagtatanong ng video, nasa Diet Arouse. Kung kayo mga katropa, mahilig kayo sa video na mga places katulad nito at o mga lugar na kung saan masarap kumain o sa mga magagandang lugar, ganyan pong i-check yung kanyang channel. Again, it's Taste and Seat by Tessia. Level na lang po yung link ng channel niya sa description below po. So, mayroon tayo dito yung cheese latte from Starbucks. Tama, mga pang-socialin, please. Excited akong matikman to. Tapos, we have Cadbury sneaker. At, learning tayo ngayon. M&M's. Medyo matagatagas pa galing rep. Well, okay mga katropa, hindi naman ako kakain ng mga chocolate sa video na to. Kung napapasa niyo yung title sa baba, pag-uusapan natin kung ano yung mga salita na sungsong naririnig ng mga babae. Tingnan mga katropa, hindi ako expert sa ganito. Ito ay base lang sa observation ko at base din to doon sa mga kaibigan kong babae. Well, kasi diba totoo naman, words are very powerful. May mga bagay na kapag nasabi mo na, hindi mo na mababawi pa. Pwedeng makasakit ka, o pwede ka mapagpasaya ng tao. At yung sakit na yun, hindi siya katulad ng physical na sugat na nahihilo. Yun is more on emotional. So, hindi ba nagtatagal? Di ba? Good. Actually, I have 11. Hindi ito in order. So, ito ay random lang naman to. Number 1, ang ganda-ganda mo talaga. It's more on appreciation kasi gusto ng mga babae na na-appreciate sila regardless kung worst day ba nila o yung pinaka the best day na itsura nila. So, importante sa kanila na lagi niyong ka-appreciate o lagi niyong na-acknowledge yung itsura nila. Then, number 2, ang sexy mo. Itong word na to, kailangan medyo close na kayo nito kasi kapag medyo bago-bago pa rin kakilala tapos bilang mo itong sinabi sa kanya, baka maging awkward to at maging mitya pa to ng hindi pagkakaunawaanin yung dalawa. Just like doon sa unang words na sinabi ko, ito is more appreciation din. It shows na attracted ka pa rin sa kanya. Especially, maganda to sa mga matagal na nagsasama. Kaya, pagkakaya na sinabi ko nga, kapag itong words na to, sinabi nyo to, make sure na sobrang close na kayo at matagal na kayo magkakilala. Yun, para hindi awkward yung dati na. Kasi hindi ito para sa mga babae. Gusto nila ito kasi nag-feel nila na until now, attractive pa rin yung lalaki. So, next natin itong Cadbury. Ah, hindi ba mag-experience pa.
Next natin, number 3. Every time nakasama kita, masaya ako. Gusto nila ito narinig kasi mas masaya kapag matagal na hindi kayo nagsasama. Kasi dito, nararamdaman nila na kahit dekis na kayo magkasama o ilang taon na kayo magkasama, para sa kanila, nalagpipin nila na hindi kayo nabobored sa kanila o hindi kayo nagsasama sa kanila. So medyo cheesy, pero very effective sa kanila. Number 4, thank you. Simpleng salita, pero napaka-effective nito. Ito, kagaya din nung nabagay ko ganina, it's appreciation sa lahat ng mga bagay na ginagawa nila para sa regardless kung malik man yan or malaki, para sa kanila, ito pang laking bagay kapag nagpapasalamat sa nila. Diba kahit naman sinong tao, kapag na-appreciate yung ginagawa mo, natutuwa ka diba? So, mas lalo mong pinagpapatuloy yung mga bagay na yun kasi alam nila na nagugustuhan mo yun. Next, number 5. Alam mo ba kung ano yung gustong-gusto ko sa'yo? Yan, medyo paano yan, no? Medyo pa pick up line nyo itong datingan na ito eh. Pero, ito, nakaka-intrigue sa mga babae. Even though alam nila na gusto sila ng lalaki, pero gusto nila ng details. Women love details. Gusto nila yung specific na bakit sila gusto o bakit sila mahal. Okay? Next, number 6. Kaya natin ito. Yan. Dito naman sa words na to, nararamdaman ng babae yung security na meron siya laging kasama o meron siyang katulong o karamay o naman yung pagdadaanan niya. Especially in times na namuproblema siya. Next, ang sarap mong magluto. Ito, kung nagluluto siya, pwede niyong i-compliment. Yan. Especially kung pagluluto niya kayo madalas. Lagi niyong purihin yung luto niya kasi ang pagluluto, skill siya ni, saka effort yan, hindi madali magluto kasi ako personally, hindi ako ganun kagaling magluto. Medyo nag-basic lang yung mga ano kong lumukin. Kung di naman siya nagluluto, kung yung mga skills na meron siya, i-acknowledge yun or i-compliment yun. So, para sa kanya, nagugustuhan ninyo, at the same time, mararamdaman niya na supportive kayo sa passion na ginagawa niya. Okay, like next natin. Number 8, I'm always here for you. Itong word na to, nagpaparamdam sa babae ng security. Mas mararamdaman ng babae na whatever happens, mapa-ups or downs man siya, mayroong taong palaging nandiyan para sa kanya. So, importante yun. Number 9, you don't look fat. So, sa mga babae, may pa-effort sila na maganda, hindi lang mukha, pati katawan. Para sa kanila, malaking foul yung pag sinasabi niya, mataba ako. Hindi inisless mga ganun. Kaya, kung magtanong kayo ng mga partners nyo o ng mga babae na gugustuhan nyo kung tumataba ba sila, huwag nyo sasabihin ito. Pwede nyo gamitan ng tamang words na nag-gain ka ng weight, pero sexy ka pa rin. Yun. Magandang pambawi. Yun. Para hindi bumaba yung self-confidence. Hindi ko nila lahat ha. Pero, karamihan ng mga babae, ayaw na sinasabihin sila na tumaba or mataba sila. Bago tayo magpunta sa last two words natin, tigman na natin itong cheese latte. Siguro kung sinishake ito, pero para sigurado shake na lang natin. Sabi ko talaga makakating yung mga latte. Bango ha! Ang bango yung furnace, amoy mo. O, di ba wala ka na amoy? Sige, chocolate ako. Pasigurado kung tutubig ako. Iba lang kung sinishake pa talaga. Iba lang kung tama yung ginagawa ko eh. Test pa talaga na medyo ignorante ako sa mga ganito eh. Sarap ha. Matapang yung lasa niya pero hindi yung tipo ng tapang na masama yung lasa. This is something you do. Oh, English yun. Ito pala pili pag manakain ko ng status na papa-English. So, number 10 is I miss you. Okay, simple yung salita, kagaya ng thank you, pero very effective siya mga katropa. Especially, itong panahon na ito na nasa pandemic tayo, diba? Karamihan ng mga mag-jowa dyan or mga partners dyan is nasa LDR or bihira magkita. Pag yung itong word na ito is nabanggit sa kanila, para sa kanila, malaking bagay yun.
kasi nararamdaman pa rin nila na mahalaga pa rin sila sa atin. Yung mga babae na hindi nila direkta sinasabi na namimiss nila tayo, pero sinasabi nila in a different way. For example, pag madalas kayong makain sa labas o kaya nanonood ng series, kasi yung mga linyahan na sabi nila na, "Tati, every weekend nag-sine tayo. Kailan kaya uling mangyayari yun?" Yun, yung mga ganong linyahan ba? Hindi man directly sinabi o hindi man directly sinabi sa inyo. Pero mararamdaman nyo na namimiss nila yun. Namimiss nila na kasama nila kayo. Last item natin, number 11, "You are mine, I love." Ano, your mind pang nalalaman eh. Pag sinabi nito, makakaramdam sila ng security. O mararamdaman nila na yung devotion na para sa kanila, sila lang yung para sa atin. O siya lang yung para sa atin. Parang ganun. Hindi ka pwede sa iba, takan ka lang. It shows security, it shows devotion, and genuine. Medyo cheesy nga pakinggan, no? Itong mga pinagsasabi ko. Pero, isang observation ko at speech sa mga sinabi ng mga kakilala ko na babae, even though hindi lahat ng babae is pare-pareho, pero itong mga sinabi ko, ito yung mostly na gusto nilang marinig. Wala naman din mawawala sa'yo kung sasabihin mo itong mga sa partner mo o sa para mas mapahaba at maging strong yung relationship niyo. Kasi kahit naman sa ang relationship, mapakaibigan man yan, partnership man yan, business man yan, or even romantic man yan, language is very important or communication is very important. Kasi hindi naman sa lahat na pagkakataon, puro pakiramdaman lang eh. Iba din yung sinasabi nyo ng direkta. Doon kasi mas nakakaintindihan kayo. Ayun mga katropa, meron kayong napala or meron kayong natutunan kahit paano sa video na to. So again, test, maraming salamat sa pagdala dito sa mga chocolate na to dito sa cheese latte ng Starbucks. At kung gusto mo to, don't forget to give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung di ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung the notification para notify ka sa mga bagong uploads. At mga social media, please do follow me sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram. Search lang po, JNB220. So I'll see you on the next video. Peace, yo. Again, Tess, thank you so much.